Okay. Set the topic straight. Set the topic straight to the bottom. It means latagan ng katotohanan. Pag namamatay po ang tao, importante po to, please makinig po tayong lahat. Dalawa lang ang pwedeng puntahan. Langit, pag born again Christian, at impyerno, pag hindi born again Christian. Si Jesus lang po ang dahilan ng pagpunta sa langit. At si Jesus din ang dahilan sa pagpunta sa impyerno. Why? Why did you say such things? Teka lang. Si Jesus ang dahilan ng pagpunta sa langit. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. It's true. Diba? So check if you receive Jesus as your very own personal Lord and Savior, langit ka. Kaibigan. Hindi na katatawa yung kaibigan. Kung tinanggap mo na si Jesus, hello kapatid. Welcome sa langit. May nasabi ako a while ago, si Jesus din ang dahilan ng pagpunta sa impyerno. Yes. Why? Sapagkat nireject nila si Jesus. So it means si Jesus din ang dahilan ng pagpunta nila sa impyerno by rejecting Him. Yung isa, si Jesus ang dahilan ng nakapunta tayo sa langit kasi tinanggap natin si Jesus. Yung isa naman, si Jesus din ang dahilan kasi nireject nila si Jesus. Amen? So, makinig pong mabuti. Ang salvation mo at ang damnation mo, or should I say, ang eternal security mo or eternal salvation mo ay nakadepende kay Jesus. Ganun din ang eternal damnation mo kung nireject mo si Jesus. Si Jesus pa rin ang dahilan. Both side, win-win solution, di ba? Win-win solution kung tinanggap mo si Jesus. Pero kung talagang gusto mong mapahamak since yung sin nature mo nasa iyo na at tinatanggihan mo pa rin si Kristo hanggang ngayon, wala na po tayong magagawa dyan. Pero ang vlog na ito, or should I say, ang channel na ito ay ginawa sa isang purpose. Sabi ni Jesus, you shall know the truth and the truth shall set you free. Ano ba yung truth na yan? Simple. Ang truth na yan ay hindi po bagay. Ang truth na yan ay person. Yan. Sino ang person na ito? Walang iba kundi si Jesus mismo. Maraming tao pilit nagbibingi-bingihan, pinagtatawanan ng mga born again Christian, ang mga born again Christian ng mga anak ng Diyos, pinagtatawanan. Okay lang yan. Wala naman tayong magagawa doon eh. Yung mga nagtatawang yan, pupunta yan ng impyerno. Pag napabayaan nila, yung tanging paraan ng Diyos para maligtas ang tao dahil pinagtatawanan nila yung mga nangangaral nito, may paglalagyan yan. Okay? Pero ipagdasal natin sila, sana tumanggap sila sa Panginoon. Alam nyo, bilang mga mangangaral, tao rin po tayo. May times na kapag sumusobra, nabubwisit tayo. Amen. Amen. Ako po hindi po ako ipokrito. Ako dinadala ko ang gospel doon sa mga alam ko na madaling tatanggap. Yes, ganun po talaga yan eh. Meron po akong mentor dati, ganyan ang turo niya. Pag alam mo ito, matigas ang puso. Okay? Kanya. Wag mo nang ulit-ulitin yan. Tama na yung minsan o dalawa mong ipinangaral si Kristo Jesus sa kanila. Then, pagkabalik ka ng balik dyan, mapapabayaan mo yung mga, di ba, yung mga pwedeng tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Oo nga no, ako. Kasi dati napansin niya, meron kaming pinupuntahan na matanda. Kasi naman ang purpose lang naman namin po mga kaibigan is, matanda na nga. Nasa dying bed na nga eh. Opo, may sakit eh no. Matigas talaga siya, talagang sabi niya, may rehillion na ako, Eka, eh, oo, oo, kayo. Hindi yan, kanya. Pumunta kayo doon, sabi sa amin. Aba, marami tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Marami. So sabi ko, now I know. Alam niya, sa evangelism, natututo po tayo. Kumbaga, pupunta ka doon sa sure shot, no? Yung mga tao, lahat kailangan makarinig. Pero, marami pong nakakarinig, tinutuya po kami, marami pong nakakarinig at you know what, nakikipag
debate. Ako po ayoko ng debate. Kasi alam ko sila, ang kanila pong purpose, makipag-debate. Samantalang kami, ang purpose namin, ibigay ang truth, si Jesus Christ. Ngayon, pag ganon, sibat na kayo, layas na kayo, iwanan nyo. Diba? Sabi ng Bible, ipagpag ninyo ang inyong mga paa. Anong ibig sabihin ng ipagpag ang mga paa? Iwan na natin sila sa kamay ng Panginoon. Bahala na. Okay? Pero, yung mga, tayong mga born again Christians, kapag ka tayo po'y nangangaral, may mga mababait sa atin, bibigyan tayo ng tubig, aba, sabi ni Jesus dyan, di ba? Yung mga gumawa ng mabuti sa inyo, ako ang ginawa ng mabuti. Kung pinainom kayo ng tubig, ako ang pinainom ng tubig. Tapos sasabihin, Panginoon, kailan po kami, kailan ka po nakulong, tapos tinalaw ka namin. Diba? Panginoon, kailan ka nauhaw at binigyan ka namin ng tubig? Sasabihin ni Jesus, nang gawin mo sa mga taong ito, ang mga born again Christians, nang naging mabait kayo sa mga born again Christians na yan, naging mabait kayo sa akin. Wow! What a feeling! Kanga ni Irene Cara sa kanta. What a feeling! Ganyan tayo ka-special kay Jesus. Tayo ang batayan ni Jesus para i-present niya ang kanyang kabutihan. Tayo. Diba? Tayo yung kanyang pinakasukatan eh. Kung ginawan kanya na ng mabuti, akong ginawan ng mabuti. Ang sarap nun. Ang mga born again Christians, pag ginawan ng mabuti ng mga unbelievers, si Jesus ang ginawa nila ng mabuti. Hindi pa kayo proud nun? Diba? Oh. Ngayon, balik tayo sa topic. Baka sa saan tayo pumunta. Kasi kanina ang lakas ng tugtog. Ewan ko ba, excited? Ewan ko, ba't kailangan pa lakas ng tugtog na yan eh? Kung totoo siya, nakaistorbo yan, pero bahala na si Jesus. Hindi yung topic natin. Okay, saan ba tayo? Okay, ang pupuntahan ng tao pagkamatay, dalawa lang. Ne? Langit at impyerno. But, dun sa dalawang yan, no? Ang dahilan ng pagpunta sa dalawang yan ay si Jesus. Yung isa kasi inaccept si Jesus, yung isa nireject si Jesus. Kaya sabi ko po, pasensya na po doon. Medyo marami nakain na tinapay. At ano pa nga ba? Saan ba tayo? Ayun, ang katotohanan na yan ay dalawa lang ang pupuntahan ng tao kapag ka namatay. No? Hindi po yung doktrina ng kinamulatan natin na may in-between pa raw na doon pinepurge. Pinepurge. Kumbaga parang eh doon ka muna raw ipagdadasal ka. Kung pista mo. Kung... Diba, naalala ko kasi dati yung mga matatanda dito eh. Money making na eh, no? Wag na nating sabihin yung pangalan. Pagdadasal ka, ganun, mabuta kang langit. Kalokohan po yun. That's not biblical. That's very unbiblical and anti-biblical. Mag-iingat po tayo sa mga practices na yan. If it's not from the Bible, then I'm not going to believe it. Amen? Amen. Kaya, pag namatay ang tao, doon na siya sa destination niya. Kung dinanggap si Jesus sa langit, kung nireject si Jesus sa impyerno, bakit? Ako bang may sabi niyan? Ang Bible. Anong sabi? I am the way, the truth, and the light. No one come to the Father but by me. And there is only one mediator, the Lord Jesus Christ, the man Jesus Christ. Alam niyo kung bakit siya naging tao? Sapagkat para makatulad natin siya sa lahat ng bagay, naging tao siya. Di ba? Kaya si Jesus, pag may mga pangit na nangyayari sa atin, nakakasimpatsya siya sa atin. Sapagkat tao rin siya eh. Bagamat siya ay Diyos, naging tao siya. Naging tao. Sapagkat dati, Diyos siya. Naging tao. Para magkaroon po siya ng perfect nature na God and man. Ang tawag po roon, hypostatic union. Ayan po ay bagay na mapag-aaralan sa Bible school. Pati hindi naman po natin tatalakayin yan. Sa dami po ng mga inaral ko sa Bible school noon, kukonti lang talaga na-apply ko sa ministry ko po ngayon. Okay? So, yun lang po. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Langit at impyerno. Kaya, mag-secure ka na, receive Jesus now. Para makatiyak ka sa heaven ang punta mo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love
and the good news of the loving Savior, the Lord Jesus Christ, His gospel of grace. Thank you, and Jesus truly loves us all.